Ayan, so nakabawas sa
bahay. God knows every day. Iniisip bilang ako nagpapagawa. Isa tapos mga estudyante ko, mga kabataan pa. Medyo delikado, risky yung taas ng wall. Yung isa namin sa university guard. Kaya napagkasunod na namin sa sa akin ng sulit, at least nakatulong na rin sa mga kabataan na nagaya nila. Isa doon, at tinitingnan ko, nakatulong ako sa kanila, lalo ngayon sa panahon ngayon ng pandemic. Sa akin din naman, base doon sa nakita kong trabaho nila, hindi naman. Yes, isa yun. Maganda naman. Kasi paint lang eh. Wala output naman. Output ng kanilang trabaho. Wala naman ako i-consider na, di ba, hindi nung kagaya ng building na baka may magpuan, Kapag paint lang, nakita ko yung talagang skills nila kasi sa experience nila guys marami sila na repaint ay na paint katagay ng ano yung bahay na sa kapatid ko doon sa farm na pinagawa namin, so buong yung basal kasi kaya ako agad nang papaint dito kaya kami nag-decide na sila din kasi kumuha, so nakita namin yung kanilang trabaho doon, yung kontrata nila doon yun, so kaya medyo na-amaze ako kaya sabi ko sige decide na tayo. Sir, ayan, so dahil sa ano, construction contract, yung Arawan, Pangeo, tsaka Tatuan. Ayun nga, maganda sabi na namin yung advantage ng Pangeo, sa amin. Sa amin, o sa part namin yung Pangeo, na pabilis yung trabaho. Tapos ay sa panon, alam mo na yung amount ng gagas. Tsaka estimated mo na yun, estimated mo na yung magiging expenses mo. Sa Arawan kasi guys, ayan sa Arawan. So dito, sa tingin nyo, sabi naman nila, ayan, base sa mga, siyempre nag-search din naman kami, sabi nila makakatipid daw. Kasi nga, kung hawak mo doon yung budget. Kung hindi mo pa hawak yung budget mo at wala ka pang exactong amount para doon sa project na yun, eh mag-arawan ka muna kasi pwede mo siyang ma-stop kung kailan may budget ka. Kung wala ka ng budget, eh pala, pwede mo siyang daily sila Arawan, daily rate yung magagawa nila ng one day na umabot ng two days. Yung process, work of process, yung nagiging trabaho. Kasi wala silang target date. Yun naman. Tapos yun, lalo na pagkain mo nababantayan. Wala silang target date doon. Kaya pagka-Arawan, yung medyo mahaba. Tapos, sabi naman nila, pero sabi nga nila pagka-Pangyo, low quality. Pero hindi, explain naman ito. Sabi ko kasi. And then, pagkaano naman, siyempre mababantay mo, nandun ka naman. Natitignan mo na yung trabaho nila. Pagkaano, medyo sa tingin mo, hindi tama yung nagawa nila. May judge ka na, ikaw may. Eh, sir, ano ba yung ano yung contractual? Ito, legit ito. Sa mga pagka-contractual, pagka gumamit ka ng contractual sa contraction, eh siyempre dapat i-apply mo ito sa mga big project, yung basal. So yung contractual guys, usually ginagamit yan sa mga big project na talagang pipirma rin ng contractor. Guys, kompleto yung content, yung component ito, may engineer, may architect, sa kanila yung labor, lahat ng full package. Sa amin kasi guys, ang pinapakyaw lang namin, so sa contractual guys, gagay ng mga building-building yan, yan, mga pasalsada, yan. So yun ang mga usually pinipili. Yan. Kasi ka, sa kanila na yung labor materials. Ayun. So sa amin guys, ang pinili lang namin ay yung labor lang kasi. Ito lang kami nagatas, lahat ng materials. Ayan, magkano ba? Magkano inabot? So yung labor natin, ayan, napapakyaw ni sir, 42. And kasi then, medyo high rate na kasi tayo ngayon. Tapos lima silang gumagawa, tatlong skill, tapos dalawa.
days lang, within 10 days nila nagawa. And then, magkano yung naubos natin sa Batikas? Nakaubos na rin. Hindi ka naubos yun. Nakasaya ko na ito. Noon. Ayan. So, kinupit ko na guys yan. So, ang naubos namin is 30,000. So, all in all, ang expenses namin dito sa pag-repaint is 70,000. Ayan, nakita nyo naman guys. Ayan, sa nasilag namin. Yung joking lang po sa mga. Na-save by the Piggy Bank. Ayan, na-save ni Mother Piggy. So, meron tayo mga... Hindi, ano ko naman, kasi nung, kasi ang mode of payment namin, although pakiyaw siya guys, hindi naman lang binigay ng 42, ayan na. So, ang ginawa na, ang ginawa, di ba, nung unang araw, siyempre, bumali yun. Kasi nga, siyempre, mayroon ko sa pamasa, nila pagkain nila pang merienda, kasi sagot nila dahil yun eh. Pauna muna kami ng 15. Ayan, 15,000. And then, the, sumunod na linggo, kasi, di ba, almost 2 weeks lang, ayan, na hindi alapang ano, mga 7 days, ayun bumali na lang po sila ng konti. Ayan, tapos nung, yung last payment ko guys, yung kabukuan na 24,000. Ayan, 24,000. Last day nila. Ayun, last day. Talagang finish na finish na, nalipit na nila lahat yung project. Doon ko lang ibinigay yung 24,000. Yun nga yung nakuha ko kay Mother Piggy. Ayan, so magkano na nakuha ko kay Mother Piggy? Ayan, 25,900. Wow! Diba naka-save sa ano, save by the bell na yan. Ayun, nakapag-jollibee pa kami ni sir nung ano, nung last day nung ano. So yun guys. So ibig sabihin, ayan, so nakatipid ba tayo o hindi? Eh, sakto lang po. Okay lang din naman yung expenses. Kasi ito lang din naman. Ngayon, sa panahon ngayon, ang mahal na lahat. Yung labor, yung materials, lahat ng so ngayon guys, ayan, eto na ang aming ayan, bahay! Ayan! So ayan, nakita nyo ba guys? Chichin muna tayo! Wow! So ayan ang aming bahay guys. Hindi na naman kayo na kapag lalo ba? Pareho kami. Pagka-asa din kayo, napagkasunduan nyo lahat, wala sisiyan.